na coffee delivery. At walang para-paraan kay ate. Siya lang naman yung nagpapalakas ng loob ko. I-break mo siya. Walang boyfriend hanggat di ka nakakapasa ng bar. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Ang deal nila ni ate. Study now, love life later. Good morning, te. Good morning, ma'am. Coffee delivery po para kay Ma'am Bless. Sir, coffee, Ma'am Bless. Babe, alam mo naman si ate, di ba? Coffee delivery. At walang para-paraan kay ate. Siya lang naman yung nagpapalakas ng loob ko. I-break mo siya. Walang boyfriend hanggat di ka nakakapasa ng bar. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Ang deal nila ni ate. Study now, love life later. Good morning, te. Good morning, ma'am. Coffee delivery po para kay Ma'am Bless. Sir, coffee, Ma'am Bless. Babe, alam mo naman si ate, di ba? Coffee delivery. At walang para-paraan kay ate. Siya lang naman yung nagpapalakas ng loob ko. I-break mo siya. Walang boyfriend hanggat di ka nakakapasa ng bar. Regal Studio presents Sunday 4:35 p.m. on GMA. Ayan! We are now live sa ating Regal Studio Presents. Kasama natin ang napakagandang mga sisams ko, mga sisis ko, si Angel Garden at si Sarah Edwards. Bumati muna kayo sa ating mga Regal babies na nakatutok right now. Ikaw muna, Angel. Hello po sa lahat ng nanonood. I hope ma-enjoy niyo tong live na to. Kulitan lang to, enjoy lang to. So, enjoy. True. How about you, Sarah Edwards? Hi sa lahat na nanonood. Magandang hapon sa inyong lahat. Yun nga. Kulitan lang to, mag-e-enjoy tayo dito at baka manood lang din kayo at baka may mapulot kayong mga advice. Sisterly advice. Ayan, para sa kaalaman ng lahat, pag medyo nagbo-blur po si Angel ay siya po ay nasa shooting ng ating inaabangang Mano po. So please bear with us, di ba? Pero syempre kahit ganyan, di ba mga pixel-pixelated tayo, napakaganda at umaaraw pa din ang ating artists. Pero bago ang lahat, nandito tayo para i-promote ang Regal Studio Presents, Ate Knows Best. Pero ikaw, kayo, sino ba kayo dito sa episode natin ngayon? Sarah? Si Ate. Si Ate muna. Okay, so ako si Ate. Ate Virgie and Ate Knows Best. Yun nga, dalawa silang magkapatid. Ang kapatid ko ay si Blessy, which is Angel Guardian. And ako si Ate Virgie. Ang daming sinabi. Yun! Ikaw naman, baby girl, Angel Guardian. Sino ka dito sa episode? Ako dito si Blessy. So, nakababatang kapatid ako ni Ate Virgie. Si Blessy, masasabi ko na napaka mapagmahal niyang kapatid. Sobrang mahal na mahal niya yung ate niya. And talagang tutok din siya sa studies niya kasi gusto niyang ma-achieve kung ano na yung na-achieve ng ate niya, which is ganap na na-attorney. So yung pressure and also nasunurin siya. Pero lang siyang hindi nasunod. Yun ang pinagbabawal ni ate na mag-boyfriend before makagraduate. Pero doon din natin makikita na hindi naman yan hadlang. As long as good influence naman si boyfriend, diba? Ayan. Tingnan natin. Hoping, sana. Abangan ang abangan natin. Of course, kasama natin ang napakagwapong guest din yun. Pero unfortunately, hindi na natin makasama sa live. Pero anyway, paano nyo nabuo yung character ni Virgie at Blessy? Meron ba kayong mga inspirations or mga references sa mga napanood nyo dati? Paano nyo kinaracterize or binuo yung character? Si baby girl muna. Ako siguro, wala kasi akong mapaghuhugutan kung sasabihin natin strict ate. Kasi may ate ako pero hindi naman may sarili din siyang life eh. So hindi siya ganun ka-strict sa akin the way na kung gaano ka-strict si Ate Virgie.
Pero nahugot ko na siya in a way dun sa mom ko. Na strict siya sa akin dati. Ayaw niya ganun din na hindi ka pwede mag-boyfriend unless makagraduate ka. So dun lang ako nakaka-relate sa part na yun. Kaya dun ko kinuha kahit paano yung frustration ni Blessy na nag-aaral siya at the same time may love life siya sa side na alam naman niya ba? May pasegue sa love life on the side. Char! How about you, Ate Girl Sarah Edwards? Ako naman, nabuo ko yung character ko. Parang katulad din ng kay Angel na yung strict side sa parents and then yung wanting the best for my sister. Nasa sarili kong hugot na rin yun kasi meron din akong nakababatang kapatid, younger sister, at may mga times din na ganun ako sa kanya, pero hindi naman kasing strict ni Ate Virgie, na sinasabihan ko siya na huwag gawin ito, huwag gawin yan, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Kasi ayaw mong, pinoprotektahan mo lang siya. So ganun yung pinanggalingan ko for Ate Virgie. Yan. Ayan. As Ate Girl Bunso, Angel Guardian, kasi nakita natin dito, pinaglaban mo yung character ni Dustin. Yung ganun ka ba? Kaya mo bang, kung si Angel Guardian ang haharap sa ganung sitwasyon, yung parang ano, yung siya lang yung nakakapag-inspire sa akin, ganyan-ganyan. Kaya mo ba yun? Ganun ba si Angel? As a person? Oo naman, as long as alam ko naman na wala naman akong ginagawang masama. To the point na alam mo yon na talagang big deal na masisinaguguhin yung mundo ko, maguguhin yung mundo ng lahat ng nasa tao sa paligid ko. Yung ganung level, syempre kailangan mo rin mag-isip na isip-isip din na ba't mo gagawin yun, di ba? Pero yung mga ganyang bagay na alam mo naman na yun nga yung sabi ko, good influence naman si boyfriend, studying naman with me. Why not, di ba? Yung mga ganun, maiintindihan naman yun eh, na pwedeng ipaglaban yung ganun. So, iyan mo lang, i-may mo lang kung worth it bang ipaglaban or not, di ba? True. Sana all, no, Angel Guardian, pinaglalaban. Chari! Okay, anyway, how about you? Inspiration niya daw kasi. Ikaw naman, sir, Ate Girl Sir Edwards, are you like that as a sisters? As a sister, very tough, loving, ganyan? Or ikaw yung very affectionate one? Anong klaseng ate si Sarah Edwards? Hindi ako ma-tough love eh. More on the affectionate side. Gusto ko yung lagi kong nakakasama yung sister ko. Gusto ko, pag pinupuntahan ko siya, meron akong pasalubong. Ganun ako na sister sa very real life. Yung papasana all, sana sister ko si ano, Sir Edwards, pero pretty din ako. Charing! Anyway! Ang daming segue, no? Parang pwede akong makatlo. Char, ikaw naman, Angel Guardian. Ano yung, paano ka minotivate ni Direk Crisanto Aquino? Kasi how's working with Direk Crisanto? Kasi alam mo yan, pag Direk Crisanto Aquino episode of RSP yan, malamang luluha ka at maantig ang puso mo. Ikaw, Angel, how's working with Direk Cris and his crew? Si Direk, surprisingly, napakabait. Napakahaba ng pasensya. Kahit na ang daming, alam mo yon nangyari that day na hindi inaasahan, pero na-handle niya yun very well and bawat eksena, lalapit ako sa kanya, tatanungin ko kung okay ba, may kailangan ba i-adjust, or alam mo yun, idagdag. And very open siya talaga sa sabihin niya sa'yo, gato gawin mo para mas ganito yung kalabasan. Kaya, it's very nice working with Direk Crisanto. And yun yung first time ko to work with him. And sobrang saya lang din ng buong taping namin. Dahil din sa mga katrabaho ko, syempre. True, di ba? Tsaka syempre, ano eh, kailangan, kasi medyo drama-drama din ng contest, so kailangan talaga, ang hirap kasi yun eh, madaling matakot, madaling magpakilig, pero napakahirap magpaiyak, maantig yung puso ng mga tao, kaya very excited kami. Ikaw naman, Sir Edwards, I was working with Director Santo Aquino and his crew, the real crew. I loved working with Direk Crisanto. Sana maka-work po siya ulit. I was also very surprised at how understanding and kind he is. Katulad nga na sinabi ni Angel, may mga nangyari na hindi inaasahan, pero he handled it with, he was so calm about everything, and it just gave us more confidence to really portray our characters to the best we can. Tsaka at least, yeah. At nun, di ba, parang
ano, may creative freedom kayo to do. Yun nga, yung sinabi niyo nga na nagtatanong exactly. kayo based kay Angel. Yeah. Meron hindi siya dictate eh. Kumbaga, may creative freedom to humugot from your experiences, from your references, mm-hmm. from your inspiration, you know. Parang as an actress na talaga. Actually, bago tayo tumalungan sa mga throwback na yan, maglalaro muna tayo ng... Wait lang. Ayan, pinipare ko talaga ang presentation nito para sa inyo. It's Me or My Sis, kung saan babalikan natin ang mga categories or mga kaganapan sa buhay natin at iisipin natin kung is it me or is it my sis? Ito yung real sis nyo. Ha? So, para malaman namin na paano nga si Angel Guardian at Sarah Edwards as a real-life sister, di ba? So, sila ba ay ganito, di ba? So, first ay, para siyang who's most likely to, but it's me or my sis, okay? Very Gen Z ang ating kulayan dito. It's me or my sis, close to my parents. Angel? It's me. So, paano mga instances in your life na masasabi mong mas close ka? Mga experiences. Si Angel, sorry, sino ba una? Ay, sino ba? Ay, sino ba nagsabi ng me? Both of us. Pero, shall we just wait for you to say the name? Yung pagkasunod-sunod na lang, Sarah, Angel, and Regal Host. Chari, sige, Sarah, ano yung mga pagkakataong nasabi mo mas close ka sa parents mo? Actually, I take it back. kasi sa mommy ko, ako, tapos sa daddy ko naman, si sister ko. So, iyon, paano ba nasabi? Kasi, nasa Pampanga kasi yung sister ko ngayon eh. So, mas nakakasama niya yung daddy ko. And then yung mommy ko naman, kami yung nasa Manila. So, kaya ako nasabi na, at the moment, kami yung mas close ng mommy ko and silang dalawa ng dad ko. Yeah, sis naman. Parang BFF si mommy dyan sa Manila. How about you, Angel Guardian? Oh, kasi sobrang close ko talaga sa mom ko. As in, para kaming best friends talaga, alam mo. Tropa. Parang kasi seasons? Yung ate ko, ate ko kasi may sarili ng life. So, lagi ko, ever since, may sarili siyang life. So, ako talaga yung laging kasama ng mom ko. Until now, I live with my mom. So, talagang, ako talaga. Ikaw talaga. Alright, next scenario. Laugh at the wrong moment. Yung mga napapagalitan na moment tapos biglang may tatawa. Sino? Sarah Edwards. It's me or my sis? Bakit? Paano? Is there instances na pinagalitan kayo? Kahit yung younger pa kayo, ba? I think in general, ganun ako na tao na pag may awkward situation or... parang nervous laughter ang lumalabas. Ganun. To break the awkwardness, parang ganun. I guess so, yeah. Parang ganun. Ikaw, Angel Guardian, kahit hindi sa sis, kunwari, kahit sa ano, yung mga friends mo, mga BFF mo na tinuturing na CC or mga sa school, may mga classmate kang CCs mo din, who is the one who will laugh at the wrong moment? Ako. Parang ganun din. Oo. Kapag ako, yung ano, minsan burst out na lang ako ng, alam mo yun, parang wala namang tatawa, pero tatawa. Lalo na nung bata ako, sutil ako kasi. Kapag kami napapagalitan, ako lagi, ako nagsusumbong, tapos ako din yung ganyan. Ikaw magsusumbong, tapos may napagalitan, ikaw rin kita. Anyways, di ba? At least nakikita natin yung mga side of, yung mga nag-throwback tayo ng bata ako, yung ganyan-ganyan. So, ayan na, pag napagalitan, huwag kayo titingin. Kasi most likely, yun yung nag-trigger pag tumatawa, pag nagtitinginan. Yung napagalitan kayo, tapos nagtitingin na kayo, doon na kayo tatawa. So, huwag kayo titingin kay Sarah at kay Angel pag pinapagalitan, kasi tatawa. Anyways, next scenario. Oh, it's me or my sis, have a rich husband. Ikaw, Sarah. Di ko pa alam. Parehas kaming wala eh, so hindi ko pa alam. Pero most likely sa character. Di ba, syempre, mga bata kayo or somewhat, may mga moments kayo na, ako, di ba, pag ano, nakasal-kasalan na, ako gusto ko yung boyfriend ko, yung future someone ko, ganyan-ganyan. May mga ganun moments. Kasi yun ang isip eh.
So, hindi ko alam. Sister ko din, parang di rin naman into ganyan. So parehas. Parehas? Hindi, I mean, parang basta totoo. Ganong karakteristik, basta totoo. Hindi, it doesn't matter if which or not. Basta totoo. Doon yung common ground din ng sis niya. That's not important, di ba? Hardworking. So, yun yung quality na you are looking for in a husband. Hardworking. Goal-oriented. Dear future. Hardworking. Can appreciate ayan. The simple things in life. Yun, para kami na-sister ng ganun. Ayun. So, wala dito tablado to. May mga ano, yun yung ideas. Yun yung maganda kasi may mga iba kasi na kasal-kasal. Ay, gusto ko maging millionaire. Tapos, dito. Ay, next! Parang gusto ko na maging sugar baby. Anyways, next scenario. Cry in a sad movie. Iyakin. Sino? Parang pareho kami. Pareho kami ng sister ko na pag nanonood ng sad movie, niiyak. Parang kami emotional. Oo. Hindi ko alam. Pero ano? Pareho kami, ano? How about you, Angel? Ano yung ano mo? Sino sa inyo? Sorry. Ayan. Sorry. Kailangan ko nang umalis. Ayan. May on the anyways, set po ako, guys. Sorry, no. Nasa taping po ako ng mano po. Okay lang yun. Pero last na lang to. Sorry, Edwards. Any advice? Sisterly advice. Anong sisterly advice? As Princess Ke from Mano Po Season 2 to Angel Guardian. Ano kasi name mo dito sa Season 3? Iris Chua. Iris! For Iris, for you Iris, kung may sinasabi sila sa'yo na at ayaw mong gawin, say no respectfully, gracefully, and just do whatever you want to do. Wow. Be the strong woman that you are. Yes. Yun. Thank be the you. Strong woman that you are, Angel, and go. Sige, go Angel, na. Angel, bye, love na. You, go. Bye. Mag-i-chikahan kami dito. Mag-i-chikahan kami dog. Dito. Bye, guys. Yeah, bye. Thank you, Angel. Bye. O, diba? Okay lang naman. Kasama ko si Ate Sis, Sarah Edwards, at tapusin namin ng mga bagay-bagay. Okay, Sarah. Dahil, okay lang naman yan. Diba? Ganun talaga. Hardworking ating sisterette. So, I'm next. Proud of her. Yeah, oo, cry diba? In a sad movie. Cry in a sad movie. Be a drama queen. Is it you or your sis? Si sis. Talaga? May mga instances ba na gano'n? Ang sagot. Ha? Diba? May mga instances ba na gano'n na parang, lagi na lang ikaw. O di kayo parang, ikaw kasi. Gumagano'n kayo. Yung mga confrontational with the family. Ganyan. Parang wala namang kwenta, pero pag ginawa niyo. Kaming dalawa, oo. Basta pag siblings kasi, feel ko gano'n eh. Pag kayo nag-aaway, parang ang big deal. Kahit na maliit na bagay lang. Pero I doubt that she's like that with other people, with her friends. Feeling ko hindi siya gano'n. Pag sa akin, gano'n siya. So niya, Mga petty fights. Yeah, happen. Kahit yung mga ano ba yung motion na pinag-aaway? Ayaw naghihiraman. Yung hindi mo pa nasusuot, pero nasuot niya na. Yung mga ganun moments. True! Yung mga gamit ko dati, yan, hinihiram. Shoutout pala sa sister ko kung nanonood. Hindi na siya ganun ngayon, pero dati, growing up, hinihiram niya yung mga damit ko, mga sapatos ko, na hindi ko alam. So ako naman, may outfit of the day na ako naisip. Pagtingin ko sa closet ko, wala. So, yun, nagkakaroon ng ako. Hindi hiram na hindi nagsasabi. Oo, pero yun yung mga bagay na parang, maaalala mo talaga at makikwento mo pag tumanda ka na. Uy, naaalala mo pag So, diba? Uh-oh. So, yun yung mga, those are the things. Oo, those are the things na, makes, sisterhood memorable. Exactly. Okay, next scenario. Be hungry at 24/7. Me or my sis? Both of us. Talaga? Food trip ba ang ano nyo, ang go-to ganap nyo? We love food, especially desserts. Kaya ako talaga ma-diet ako ngayon. Pero dati, kahit ano kinakain ko. Ngayon, healthy living na kami. Yes, sis naman. Yes. Sister goals! Sisang's goals! Alright, next scenario. Worry about the small things. Overthinker, overthinks. That's me. I think it's obvious. It's me. Ako yung overthinker sa aming dalawa. I think it comes with being the ate or the panganay in the family. Kasi, yun nga, gusto mo protektahan yung sister mo, brother mo, siblings mo. Kaya siguro nangyayari yung pagiging overthinker. Ayan. Pero ganun talaga. Kasi at the end of the day, di ba, ikaw pa din yung in charge, di ba? So,
ikaw na, you're just looking for, you're just looking out for your little sis. Kaya, yeah, we're, you know, all just looking out about, for each other, yeah. Yeah. Mm. Alright, next up, spend all their money on something stupid. Define stupid. I mean, yung mga purchases na hindi naman kailangan. Not practically. Yung mga impulsive buys. Meron ba? Is it your sis? Ay, hindi ko alam kung siya meron eh. Parang, hindi ko masabi. Oo. Pero kasi, ano, kasi nga malayo. Pero yung bata kayo, yung mga lagi nagpapabili. Naman, hindi naman kailangan yan, ganyan yung mga panahon yan. Siguro si sis, nung bata pa kami, siya yung may hilig sa toys. Ako, hindi eh. Siya lagi nagpapabili nun kasi siya lagi napapagalitan kasi siya. Pag bata na, pa, tapos hindi mo nabibigay yung gusto, umiiyak. So yun, baka siya. When you were younger. When you were younger, yun na nagpapabili. Alright, last scenario. Marry a celebrity. I don't know. Marry a celebrity. Char. Marry ka. Would you like to marry a celebrity? Or are you more like the low-key kind? It depends if I love the person. If the person I love happens to be a celebrity, then... Diba? As long as ano sinabi mo, kahit sino pa siya. Understand, you know, goal-oriented, hardworking, and respectful, loved his respectful. Mom and his sisters. Yeah. Yes. And appreciate the small things in life. Yun yung and appreciate this. Oh, I love that. You remembered. Yes, exactly. Oh, syempre, tumatapakit sa akin. Hello, Diyos ko. Parang, ay, talino para mo. Hindi, parang, parang, sobrang ano, parang, ganda nga ng memory eh. Diba? Ano, parang, ano na, I mean, siyempre, may mga ano tayo na hindi naman lahat ng girls ay gusto. Yung nga, sinabi kanina sa category na mayaman, hindi naman lahat gusto guwapo, you know. May mga misunderstandings tsaka mga stigma na gano'n na, ay, she's so taas-taas na, no? Yun yung mga ano niya. So, hindi. May mga girls na talaga ang gusto nila yung, you know, what matters the most, yung nasa loob. Anyway, yeah. Since ano, sayang eh, meron kami, since, you know, as we all know, nagsimula si Regal, sa si Sarah Edwards sa Regal Entertainment Inc., ang kanyang first movie, theatrical release ay one of the movies na, you know, pinroduce ng Regal Entertainment. Balikan natin, Bebs, kasi bumabalik na rin naman tayo sa pagkabata mo. Balikan lang natin, mula pagkababata, di ba, tapos hanggang pagtanda, yung mga ganyan. So balikan na rin lang natin, yung mga prime in the start of showbiz career. Let's watch this role VTR. No. Wala lang. Murahin mo naman ako. Jabalin mo naman ako. Bigay mo naman yung deserve ko. Magalit ka naman sa akin. Marge, I knew. I knew it all along. Nasaktan ako and I felt betrayed. Pero I just had to accept it. I'm sorry. Matagal na kitang pinatawad. Hinintay lang naman kita. Kain na tayo talaga. Kain na tayo. So anyway, have you already visited Mike? Huh? Visited? Nagkita na kayo? Yeah. Pinuntahan ko siya kahapon. Paano ang ibig sabihin? Di mo ba alam? Oh! Hataray naman ng Sarah Edwards doon! Ah! Grabe. Ganda. Ang ganda ng everything. Ang bigat. Ganda ng lighting. Ganda. Ganda. Ang bigat pala nun, CC. Oo nga. Ano? Ramdam ko nga pa rin siya habang pinapanood. Sampalin mo naman ako. Ganun. Magalit ka sa akin. Sabitan mo ko naman sa mga sakit. Ang cute na sabihin. Napatawa na.
Wow. Ang actually ang sa pelikulang As Again directed by Joy A. Aquino na PMPC Star Awardee. Yes, nominee. Yes, of course. Palakpakan natin si Sarah Edwards. So, thank you, supporting actress. PMPC Star Awards nominee. Pero anyways, grabe eksena niya. At considering the fact that introducing Sarah Edwards ang pelikulang 'yon. Grabe, sumasabay sa acting ng isang Jane Oinez. Kamusta naman? Ano ang na-feel mo na after ilang years ay nakita mo ulit ang clip na yon? Nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud kasi ang bilis ng panahon, no? Nakaka-proud kasi nakikita ko yung small things na dati kasi may pagka-perfectionist ako eh. And binabago ko na yun ngayon, pero dati sobrang maliliit na bagay, talagang, ano ba yung word? Kini-criticize ko sa sarili ko. Mm-hmm. And now that I've had more projects, mas nagka-experience ako, mas nagka knowledge on how to do things and how to get the hugot, ganun. Mm-hmm. Nakaka-proud siya sobra. Ang layo na nang narating. Tapos nominee! Diba? Diba? Sana manalo! I-manifest natin, sana manalo, no? Pero anyways, pag nanalo talaga, mag-alive ulit tayong dalawa. Tapos mapanood. Pag nanalo, magpapapizza ako. Ayan, pero anyways. Send ako na pizza dyan. Ayan. Maganda. Pero anyways, Sir Edwards, going back, kung bibigyan mo na advice, ng sisterly advice, your old self. Kasi at the end of the day, you know, we grow with ourselves, but at the end of the day, we have certain life in our path and all we have is ourselves. So, bukod sa sisi mo, syempre, sis mo rin yung sarili mo. So, any sisterly advice to the past Sarah Edwards na nag-shoot nun, kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataong kausapin ang Sarah Edwards na nag-shoot ng As Again? Sisterly advice would be, I tell her to breathe. Hinga ka lang. It's all gonna be worth it in the end. Hinga ka lang and magtiwala sa sarili. Diba? Yeah. So, siguro, grabe, ano no, parang ang bilis-bilis. But, I mean, parang nagpo-flash na lang siya sa yung memories, yung ganyan. You know, the promo, yun ang fun fact, yun ang Valentine pa yun, no? And all, yes. All the promo, all the mall show, and then the last theatrical release from Regal Entertainment since the pandemic, di ba? Grabe talaga yung pandemic na yun. Bigyan naging 360, ikot, biglang. Hala, tagal na pala nun. Siguro kaya nagmukhang siyang mabilis kasi nasa bahay lang tayo in a span of time. Tapos bigla na lang, okay na, konti-konting umu-okay, nagtitumatas ang immunity herd. So parang bigla-bigla na lang na, parang kahapon lang yun, di ba? Kasi the last time we went out, the last time we did prom was As Again, year 2021, di ba? Ay, 2020. 2020! Oo, so 2 years na siya. And now it's now streaming at Netflix. Kaya kung gusto nyo, panoorin ang acting reel ni, ano na, kung paano siya nag-react. At bakit, ano ang nangyari sa character ni RK at bakit sila nakikita na ni Anne, di ba? So, panoorin nyo. Pero bago at lahat, panoorin nyo syempre, ang Regal Studio Presents Ate Knows Best. Ayan. So, imbitahan mo na ating mga Regal Babies na manood ng inyong episode this Sunday, Sarah. Hello, my Regal Babies. Abangan nyo po ang aming episode ng Regal Studio Presents this Sunday, 4:35 p.m. on GMA, and it's called Ate Knows Best. Ayan, so kami tatlo yan, Nina Angel Guardian, Dustin Yu, and myself. Panoorin nyo to guys, sobrang saya, sobrang ganda, nakaka-touch, nakaka-iyak, nakakilig. And I really love the chemistry that we shared together, kami tatlo. Sobrang natural ng chemistry. So, yun guys, panoorin nyo! Ayan, anything to promote? Social media, upcoming ganaps, YouTube channel, TikTok, ano ba? Go, Sarah. You guys can follow me on my Instagram, sarahj.edwards. And for my Facebook, it's Sarah Jane Edwards. So, yun lang naman dalawa. Oh, may YouTube channel, pero hindi ako nagpo-post ngayon eh. Yan. Also, on TikTok, di ba? Nag-TikTok ka din. You do it on TikTok. Yes, I also do TikTok. It's Sarah J_Edwards. Ayan.
SARAHJ_EDWARD. Yan. Sabay-sabay tayo tumutok this Sunday. Regal Studio presents Ate Knows Best, starring Sarah Edwards, Angel Guardian, and Dustin New, directed by Chris Antokino. This Sunday, 4:35 p.m. sa GMET. Sabay-sabay tayo mag-hashtag. Hashtag RSP Ate Knows Best. So sa mga ating mga Regal Babies na nakatutok, sa mga Angel Guardians officials, sa mga Sarah Edwards fans na malugi na sinusuportahan ng ating mga artista, mga Dustin New soldiers, sabay-sabay tayo mag-power tweet ng hashtag RSP Ate Knows Best. At baka sakaling mahugot, mangiyak-ngiyak tayo sa kanilang stellar performance. Ayan, maraming salamat Sarah Edwards, maraming salamat in Angel Guardian. Kung nanonood ka, maraming salamat, nag-enjoy kami, maraming salamat, pinanyahan mo kami sa maikling pagkakataon na oras, pero sobrang salamat at naisingit mo kami. Nakipaglaro ka pa, nakipag-promo ka pa, ayan. So, galingan mo dyan. Ikaw naman, Sarah Edwards, maraming salamat, madam. It's always a pleasure to have you here at Regal Live. Maraming salamat. Bumati ka na. Thank you, thanks for having me. Ano yun? Bumati na tayo sa mga Real Babies. Goodbye. Okay. Bye! Bye guys! Thank you! Sorry! Maraming salamat guys! Bye-bye! Ang deal nila ni ate. Study now, love life later. Good morning, te. Good morning, ma'am! Coffee delivery po para kay Ma'am Bless. Sir, coffee, Ma'am Bless. Babe, alam mo naman si ate, di ba? Coffee delivery. At walang para-paraan kay ate. Siya lang naman yung nagpapalakas ng loob ko. I-break mo siya. Walang boyfriend hanggat di ka nakakapasa ng bar. Wiggles.